Walang pag-asa sa sinungaling. Walang pag-asa sa pagsisinungaling. Walang pag-asa ang fake news. Maaring sumikat ka, maaring manira ka panandalian, pero hindi habang panahon, sapagkat sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. At yung nabubuhay sa fake news din masisira. Natitiyak ko po na ituro na sa inyo ni Father Jijun na ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Kasama sa paghihintay ay pagtitiwala na ang hinihintay ay darating. Kasama sa pagtitiwala ay pag-asa na ang hinihintay ay hindi magtatagal sa kanyang pagdating. Sa gitna po ng pandemya, sa harap ng COVID-19, maliwanag na ang kailangan ng Santa Barbara, kailangan ng Pangasinan, kailangan ng buong mundo ay yung pag-asa. Yung pag-asa na mayroong pang magandang naghihintay sa atin. Na darating ang araw, magtatanggal na tayong lahat ng face mask. Darating ang araw, pwede na tayong magdikit-dikit ulit sa pag-upo. Darating ang araw, pwede na tayong magkamay o magyakapan, magbatian ng hindi natatakot. Darating yung araw na yon. At ang tawag doon ay pag-asa. Hindi lamang ito optimism. Ito ay pag-asa sapagkat ito ay nakasalalay hindi sa vaccine. Ito ay nakasalalay sa Diyos na alam natin, nakikinig sa lahat ng ating panalangin at nakakaunawa sa ating pinagdadaanan. Yon ang pag-asa na hinihintay natin. Ang pag-asa ay hindi nanggagaling sa dami ng likes sa Facebook. Ang pag-asa ay hindi nanggagaling sa ganda ng survey. Ang pag-asa ay hindi nanggagaling sa magagandang naririnig natin sa radio o sa TV o nababasa sa social media. Ang pag-asa ay nanggagaling lamang sa isa at ang pag-asa ay nanggagaling lamang sa Diyos. Sapagkat hiwalay sa Diyos, wala na talaga tayong pag-asa. Ulitin ko, hiwalay sa Diyos, wala na talaga tayong kinabukasan. At kaya tayo naririto ay nagpapahayag tayo ng pananampalataya na ang kahapon, ngayon at bukas ay nasa kamay ng Diyos. Paano natin mararating yung ating pag-asa? At si San Juan Bautista ang nagtuturo sa atin. Hope can only be achieved by two paths. The first path to hope is humility. Kababaang loob. Sa madaling salita, walang kinabukasan ang mayabang. Sa madaling salita, walang pag-asa para sa nagmamataas. Sa madaling salita, hindi tayo magkakaroon ng tunay na pag-asa sa pamamagitan ng ating pagmamataas. Sapagkat yung nagmamataas, gusto pang pantayan ng Diyos. Yung nagmamataas, gustong sabihin, walang kwenta yung Diyos. Yung nagmamataas, gustong sabihin, what kind of God is that? Yun. Wala nang pag-asa yun. Bakit? Sapagkat kung hindi niya kilalanin ang pinagmumula ng lahat ng pag-asa, paano pa darating ang pag-asang pinananalangin natin? At yun ang sinasabi ni Juan Bautista. Kababa ang loob. Ibig sabihin, pagtanggap na ako ay bahina. Pagtanggap na ako ay makasalanan. Pagtanggap na ako ay may kapansanan. Yun ang hinihingi. Sapagkat yung taong mayabang ay hindi aangkin sa sariling pagkukulang. Sa halip ay sisisihin ang ibang tao. Yung taong mayabang ay hindi aangkin sa sariling pagkakamali.
sa halip ay isisisi sa ibang tao. At yung pagsisi sa ibang tao, yun po ay hindi kababaang loob. Yun po ay kayabangan. Yung pagsisi sa ibang tao, yung pagtanggi na tumanggap ng sariling pananagutan. Ang lahat ng ito ay tanda ng sakit sa ulo. At ang sakit sa ulong yon, ang tawag doon ay kayabangan. There will be no Christmas for the proud. There will be no Christmas for the arrogant. There will be no Christmas for the boastful. There will be no Christmas for those who cannot take responsibility for their defects. The first step to hope is to acknowledge that you have been hopeless. And in your hopelessness, God has lifted you up. In your loneliness, God has healed you. God has touched you. And God has given you reasons for hoping. We want hope? Be humble. Second path, according to John the Baptist, you want hope? Be honest. Alam niyo na yon. Liars go to hell. Alam nating liars go to hell. Pero lie pa rin tayo ng lie. Alam natin na ang kasinungalingan ay walang magandang idudulot. Subalit naniniwala pa rin tayo sa kasinungalingan at nag-share pa tayo ng kasinungalingan. Walang pag-asa sa sinungaling. Walang pag-asa sa pagsisinungaling. Walang pag-asa ang fake news. Maaring sumikat ka, maaring manira ka panandalian, pero hindi habang panahon. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa patalim ay mamamatay sa patalim. At yung nabubuhay sa fake news din masisira. Yung naninira sa chismis din masisira. Yung namumuhay sa kasinungalingan, mamamatay sa kasinungalingan. Kasinungalingan ang maghahatid sa atin sa impyerno. Walang pag-asa sa sinungaling. Sapagkat yung sinungaling ay hindi kikilala na ang Diyos ang katotohanan at ang Diyos lamang ang ating pag-asa na makapagliligtas sa atin. Kailangan nating pagandahin ang ating Disyembre. May Christmas lights, may parol. Magbibigay ng konting regalo kahit bawal ang Christmas party. Ituloy natin sapagkat tanda ito ng pagmamalasakit at pagdiriwang. Subalit, walang Pasko sa sinungaling. Walang Pasko sa mayabang. Pwede na natin alisin ang parol. Pwede na natin huwag sindihan ng Christmas light. Pwede na natin tanggalin ang decoration. Basta ibalik mo lang ang humility at honesty. Gaganda ang Pasko at gaganda ang 2021. We want hope? Be honest. We want hope? Be humble. There is no hope without humility. There is no hope without honesty. Sabi ni San Juan, prepare the way of the Lord. Make straight his paths. Straight. Ano ang tuwid? Ang tuwid ay kababaang loob at katotohanan. Where is the straight path? It is the path of humility. It is the path of honesty. And at the end of that path, we have hope.